Megastar. Tell us about that. Lahat tayo may tropa. Lahat tayo may barkada. At lahat ng mga barkada natin, may isa dyan na Megastar. May isang iyak ng iyak. May isang nagpapaawa parati or nakakaawa parati. Meron ding aspeto ng Megastar na nambabasag ng trip mo kahit hindi na dapat. Parang takot ka ngayon mag-share sa kanya kasi babasagin niya yung trip mo. The song is actually, it goes, "Wag kang Megastar." And natuwa lang ako kasi, I mean, I go to Facebook every day and then may kita may mga trending na terms na, wow! Ang tindi nun, or this and that, and you know, as you go day by day sa school or sa office or whatever, you hear and internalize terms you wouldn't normally hear and internalize otherwise. And Megastar was one of them. Thank you. Wag kang Megastar. Thank you. And last, si Chris. Tell us about Piso. Yeah, opo. I'm Chris, and yung Piso, every time I write songs kasi, the objective is always to touch people's heart, inform, awaken them, and most of all, inspire. So, very timely kasi, naisip ko, unang-una, yung Piso is ethnic, ano? Since it's a Philippine pop, very Filipino yung idea ko. And then I chose Joey Ayala to interpret it. Yun nga, dahil very artistic siya na Filipino, no? So, ideal talaga doon sa peace. And timing na timing din, makikita nyo naman yung nangyayari sa society natin and also the impeachment trial, yung kung ano-anong nangyayari, no? So, darating din po yung eleksyon. And I thought na makakatulong yung song to awaken most of the people na who are always craving for power. Kumbaga parang yung mga fat, yung mga matataba na, di ba? Kala mo, laging gutom eh. Pero mataba na. So yun, parang it's, the objective is to awaken the society para ma-inspire tayo to be more into public service, no? Than yung parang craving for money, kayamanan, gano'n. Kaya alam nyo, ang Piso talaga wala sa paraiso. Hindi siya ang tunay na paraiso. Kaya huwag nyo nang i-ano yung 1 million. Akin na lang siya. Thank you so much. Thank you.